nakapigil sa kanya na mas closer sa'yo? The fact that you're younger, you're only 16. Hindi ba naging issue yun na parang hindi matuloy sa akin? Well, as friends, hindi naman po siguro dapat i-issue yun because, kumbaga, siguro kaya ninyo nakikita as 16 because I don't act, talk, and think like I'm 16. Yeah. So, yeah, as friends, siguro na naman po problema kung 14 na 15 na yung kaibigan. Ano ba yung pari kayo? Ni Jeremy. Yes, strong pari ko sila. Oliwig friends. MWF po yung nagawa na between, TTH po. Kung wala pong Studio 7, mag Black lipstick. And then Saturday, Sunday, Sunday, Pinasin. Finally, nag-eksena kayong dalawa ni Kukai na... Yes! Ba, I'm really happy. Si Tita Cookie po, ano po kasi siya eh? Kumbaga siya yung tipo ng icon na siya mismo yung nag-approach. Sino? Miss Snooki sir na po. Ah, Snooki. First, ano niya, role niya. Lusang ipim ako. Yes po. Ayun, siya po yung tipo ng, siya po yung sa mga icons ng industriya natin na sila po yung mismo nag-approach sa baguhang artista, which is me. And super, ang dami na po namin napag-chikahan na namin yung show niya, napag-chikahan na namin yung show ko, napag-chikahan na namin yung family namin, and parehas, fun fact po, parehas po kaming mahilig sa mga documentaries about crimes, about murders, and doon po talaga kami nagkasundo, and nung na-open namin yung topic na yun, as in nag-appearan kami, so parang nagkaroon kami ng ganong connection. Sabi mo sa kanya na marami nagtatanong kung anak niya. Yes po! Nagtatanong. Yes, and dahil po nagsasabi na magkamukha kami. And sabi niya, oo nga magkamukha tayo. Well, at least galing sa kanya. So, okay na ba? Opo, sobrang okay po kami sa set. As in, tawag niya sa akin, babe, pangga, andabi, anak, andami niya pong tawag sa akin. Gusto naman si Nigo habang nagtatrabaho? Siyempre, di ba may pinagdaanan siya before casting? Well, yung happiness niya naman po, hindi naman po nagbago compared to before. He's a happy person po din naman po. He's inspired. He's still willing to prove himself to everyone. Nag-open up. Si Miko po? Si Miko? Open up siya? Opo, yes po ata. Anong advice mo? Actually, hindi po ako. I don't want to say anything. Parang part of ano lang naman yun. Kumbaga, yeah, it's one of the roller coaster rides of his showbiz business. His showbiz career. Nakita ko naman yung parang nag-change yung attitude niya or ano. Well, mabait naman po kasi talaga siya ever since. Kumbaga, nagkataon na talaga na minagawa niya. Oh, yung sinakot ko na ako doon. Oo, sige na. Imanood na naman. Kumusta na yung ano yung gano'n ngayon? Mas anak? Mas level up? Ang nakikita po si kay Manolo, he is willing to learn talaga. In terms of acting and in terms of enhancing his talents.
nakikita ko, nagkipag-usap siya lagi sa coach namin, kung paano magpakilig, kung paano umarten. Compared before, mas may nakikita po ko emotion sa eyes niya, and he is more connected sa akin, sa amin po na nasasabi. One last. Marami pa rin din naman sa Kyrie Love Team. Yeah, ang dami pa rin sabi. Pumasok siya sa inagaw na bigang So, ano mo? Well, I'm thankful dahil may mga fans po kami na strong pa din until now. Na para po sila mga Kyrie fans. Kumbaga, kahit di na kami magkasama, nagsumusuporta pa rin po sa, sila sa amin individually and together. So, I'm just really thankful po na may mga loyal fans like that. Single na ba? Ano po? Single na ba? Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Huwag kayo maniniwala sa mga ganyan-ganyan na Jerry. Thank you, Tito Glenn.